ang ganda ng topic natin ngayon. The most irritating reply from a revenue officer. Pawis na pawis ka mula sa babaan ng jeep papunta sa BIR. Pataas ang tirik ng araw, nilakad mo lang. Ang layo. Pagpasok mo doon sa opisina, ay inarang ka ng guard at sabi, may ID ka. Siyempre, ilalabas mo yung ID mo at ibibigay mo sa kanya para makapasok ka. Daladala mo yung letter, magpapareceive ka ng letter sa Revenue District Officer. Kasi, sumasagot ka doon sa kanyang letter sa'yo. E di, sabi ng guard, hindi pwede itong ID mo. Bakit? Eh kasi luma yung picture. Meron ka bang bagong ID? O meron kang other government ID? Eh, labas ka naman ng ID. Paglabas ng ID mo, ang gagawin ng revenue officer, ng security guard, ay kukuhanan niya ng picture, susolid niya sa'yo. O sa iba namang opisina ng BIR, bibigyan ka ng ID. ID na nakasulat number. So yung number na yon, ikakabit mo dun sa t-shirt mo o dun sa damit mo at papayagan ka ng pumasok. So ngayon, aakyat ka hanggang 3rd floor o 4th floor kasi nandoon yung opisina ng Revenue District Officer. Hindi ka naman papapasukin yung sekretary sa sabi sa'yo, oh, dyan ka lang. Anong kailangan mo? Eh ma'am, magpapareceive po ako ng letter. Ah! Hindi dito. Yung letter mong yan ay nakay revenue officer. Nandoon yung mga revenue officer sa second floor. Baba ka naman ngayon sa second floor. Pagbaba mo sa second floor, eh wala yung revenue officer. Nandoon yung mga kasama. At sabi, hindi namin marireceive yan eh. Hindi naman sa amin naka-address yan eh. Pumunta ka dun sa admin office, dun mo pa-receive. Nasa Nubay admin office, nasa 5th floor. Lahat ka na naman, akit ka na hagdan. Pagdating mo sa 5th floor, pawis ka na. Sabi nung admin, binasa yung letter mo, kinuha. Kinuha yung letter mo. Hindi sa amin to eh. Sa Revenue District Officer, eh ma'am sa inyo yun ano eh. Eh, pinare-receive, sabi nila, dito ho kami na ganun ba? Eh, hindi namin ito marireceive. Tanggalin mo yung BIR form 1905 sa harapan. Ito po yung BIR form 1905. Ayan. Magtataka kayo, kasi ako lang po ata ang gumagawa nito. Si Mr. Emilino T. Maestro po, ano? Kasi hindi nakakakilala sa akin. Yung mga letters ko po, nilalagyan ko ng BIR form 1905 as a covering doon sa mga letters ko sa mga revenue officers. Ano purpose ko? I-discuss ko sa inyo. Kasi very powerful ang BIR form 1905. Bihira po yung nakakaalam ng power niya. So, sa susunod na video, explain ko sa inyo. Parang transformer yan eh. Parang si Iron Man yan eh. Nagiging iron yung letter ninyo kapag may BIR form 1905. I-explain ko sa inyo sa susunod kong video. Next, i-explain ko rin sa susunod kong video kanino po dapat i-submit o i-file ayon sa batas yung kung inyong mga letters. Yan po yung nagiging problema natin. At bakit tinatanggihan ng mga revenue officers yung mga letters nyo kahit na yan ay naka-address sa kanila? E-explain ko rin po sa inyo. So may tatlong video ho kayo o videos na i-release ako maya-maya ng konti. At ito po ay available sa mga patrons ko. So kung hindi ko pa kayo patrons, inaanyayahan ko kayo na maging patrons ko para ma-access po ninyo yung mga vital information na yan. Now, so ito po yung pinare-receive natin ayaw tanggapin. Ang irritating dyan, sasabihin sa'yo is, oh, Mr. Maestro, ha? I-re-receive lang namin yan
kung tatanggalin mo yung BIR Form 1905. Pag-isip kang maigi, bakit pinatatanggal yung 1905? Anong power meron? At may karapatan ba sila na tanggalin yung 1905 o magdikta sa inyo? Yun po yung irritating. Kasi inuutusan kayo, ina-advise kayo, ino-orderan kayo ng mga bagay na kataka-taka o highly questionable. Makinig lang kayo, manood kayo ng aking mga videos para malaman niyo yung karapatan ninyo at mahinto na yung graft and corruption dyan po sa loob ng Bureau of Internal Revenue. O share yung video ito ha. Maraming salamat!